Yo, what's up sa inyo mga peeps at magandang buhay sa inyong lahat yan. Kamusta naman kayo dyan mga peeps at kamusta? And for today guys, no, gusto ko sanang mag-react sa mga bagay-bagay. No, pero alam mo yun, may bagong ano ngayon eh. Bagong trending ngayon na parang nagte-trend na video ni Jano Gibbs at ni sino nga ba yun, yung mayor ba yun ng Batangas, di ko alam. Pero yun nga, gusto ko lang mag-react tungkol dun dahil sinabi nila na hindi raw yun kumbaga patama sa isang political or sa isang politiko. Pero tignan natin, pero feeling ko ano to eh, parang rebat to eh, no? Parang rebat. Pero yun nga, hindi ako mag-aaway, no? Hindi tayo nang-aaway dito. Gusto ko lang mag-react dito sa video na to. At gusto kong malaman kung ano nga ba ang talagang intention itong video na to. So ayan, at syempre bago tayo mag-umpisa, please like, comment, share at mag-subscribe, ring yung notification bell para kada upload natin ma-notify kayo, okay? So let's get right into it. Let's go. Okay, ayan. Ano lang to? 3 minutes and 45. Let's go. Mm-hmm. Ayan natin. Oh. So, nalagay dito, BTS, President Gibbs Headquarters, Metro Manila. Tapos yung unang pinapanood nila, unang scene, si Lenlen, no, which is yun yung parang ginawang skit ni Daryl Yap ng Vicente Mendez, okay? So, sa mga nagtatanong kung bakit gumawa si Daryl Yap ng ganito, no, tungkol kay Lenlen, sa mga hindi nakakaalam, no, actually hindi si Daryl Yap ang nag-umpisa, no. Ang nag-umpisa nito yung parang Aling Lenny Store. Nagkataon lang na hindi pumatok yon yung Aling Lenny Store at mas nag-trending or mas nag-viral yung ginawa ni Mr. Daryl Yap. So salute kay Mr. Daryl Yap dahil ang galing niya rin gumawa ng film, no. At syempre yun dun sa Aling Lenny Store eh mababa yung viewership kaya hindi talaga pumatok, no. Hindi talaga nag-viral. So kaya kala nung ibang tao nag-umpisa ng gantong trend eh si Daryl Yap. Oh. So ang pinapanood nila is yung kay Lenlen, okay? Tandaan nyo, yung kay Lenlen. Manik Manaog, senior advisor. Senyor. Ay, senyor. President Gibbs. Ayun o, kay Daryl. Hindi lang nila sinabi yung apelido dahil syempre para hindi sila maalam mo na. Pero Daryl is Daryl. Eh lang, senyor. Napun ako, parang puro tungkol sa kalaban yung ginagawa niyo yung content. Tungkol sa kalaban? Ba't parang ganun din naman kasi yung ginagawa nung kabila, di ba? So, tingnan natin. Sinimuha naman kayo ng content na tungkol sa mga accomplishments ko, achievements. Maka, may accomplishment ka ba? Okay. So, ito yung take ko dito. No, syempre ang magkatunggali ngayon na solid na magkatunggali talaga is si Lenny at si BBM, no. So, alam naman natin
na ang ginawang content ni Daryl Yap eh tungkol kay, wag na, seryo, ano yun na natin? Tungkol kay, kilala nyo na. At, ayun, at ang feeling ko, ito lang yung feeling ko, itong skit na to, or itong short film na to, ang pinupuntira nito eh si BBM. Okay? So, kaya, ayun yung mga, ganun yung mga salitaan nila. So, kung tungkol naman sa accomplishment ni BBM, no, as far as I know, marami siyang naipasang batas nung senador siya, no? Tsaka yung mga nagawa niya sa Ilocos, no, which is parang si Duterte rin, no, maraming nagawa sa kanilang probinsya. So, hindi ko alam kung anong accomplishment yung gusto nilang makita dito, pero feeling ko 'yun, no. Ayun yung mga accomplishment. So, actually, hindi natin alam kung talagang alam ko si Daryl Yap lang talaga nakaisip na gumawa ng ganong content tungkol kay Len Len dahil nairita siya dun sa Aling Lenny store na tinitira nga si, alam niyo na, si BBM. Tapos, syempre, kailangan din naman may magtanggol kay BBM, di ba? Na, nagkataon lang na napakagaling ni Mr. Daryl Yap na gumawa ng content at biglang nag-viral. Ay, wala naman. Past few years. Nung nagawa nung the past few years. Nasabi natin i-ano natin dito na siya si Jano Gibbs dito yung si BBM, no. Kung ang tatanungin mo kung ano nagawa niya this past few years. Marami siyang tinulungan, no, lalo na nung nagkaroon ng pandemic. Lahat 'yon nasa channel at nasa vlog channel or YouTube channel ni BBM. No? At kung gusto nyo malaman yung mga plataforma niya, pumunta kayo sa channel ni BBM. Hindi yung pag nilapagan kayo ng pag binigay yung link sa inyo nung YouTube channel kung nasaan yung plataforma niya, eh bigla kayo magre-rebat ng parang alam mo yun, video ng anti-Marcos na di ko alam. Pero yun nga, ang take ko dito, ayun nga, maraming natulungan si BBM simula nung nag-pandemic. No, hindi lang nakikita kasi hindi naman siya, wala naman siya sinasamang media. Ang sinasama lang niya yung taga-video niya sa vlog. So yun ng mga ano. Yun yung parang ano niya, kasama niya lagi pagka may ginagawa silang project, di ba? Nakasali ako sa probinsya mo. Oh, ano nangyari? Ano pa? Nagkaroon ako ng noontime show. Tapos? Hindi ako doon. Tapos? Nasyonggal ako. Ayan mo! Hindi ba rin accomplishment yan? Wala pa rin. Ito. Ang tatay ko. Napakaraming awards. Grand Slam. Ay tatay mo yan. Ay ikaw. Ikaw mismo. Obvious na si BBM talaga yung pinatatamaan dito. No? Obvious naman. Ay, wala naman eh. Wala? Oo. Okay. Papasa itong mga debate, hinahanap na tayo ng mga tao eh. Hinahanap na. Tungkol sa debate, di ba? Alam mo yun, hindi. Huwag na tayo magpaka, ano dito, ipokrito dito. Huwag na tayo magpaka plastic. No, alam naman nila, alam naman naman ng mga tao kung sino yung pinatatamaan dito. Tinatanggi pa. Ewan ko. Kasi alam ko makalini rin talaga to sila dyan eh. Gusto kong sumali. Ay, pag sumali ka din, mahalat ang bobo ka. Si BBM? Bobo? I don't think so. Grabe siya. Hindi naman ako bobo. Matalino to, no? Mag-masters nga ako sa Ateneo eh. Alam naman natin lahat na Peggy yan. Ayun. Alam mo yun, halatang napaghahalataan na sinasabi nila na hindi to tungkol kay BBM, pero yung mga salitang ginagamit nila, iniiba lang nila, no? Iniiba lang nila yung term, iniiba lang nila yung, kumbaga, the way of to deliver, no? Kung ano yung gusto nila talagang sabihin. Iniiba lang nila yung delivery, iniiba lang nila yung term, pero yung meaning, inando dun. Kumbaga, alam na patama talaga ay BBM. Kaya, matalino na ang mga Pinoy ngayon. So,
alam na nila, hindi na sila basta-basta maniniwala na hindi to patama tungkol kay BBM, no. So ito, nakisali pa to si Mr. Gibbs, no, si Mr. Jano Gibbs, pero wala tayong magagawa. Gusto niya yung ganyang content. Hayaan natin. E paano itong sa Comelec? Hindi pwedeng hindi tayo kasali na. Di ba? Pwede ka lang pakiusapan natin sila na huwag itanong yung mga intriga tungkol sa akin. Yung mga babaeng na chismis sa akin, pwede bang hindi itanong? Di ba? Iniiba lang nila yung term eh. Pero yun pa rin yung meaning. Pwede. Pwede yun. Huwag na tayo magpaka, alam mo yun, na magpaka-confused kung sino ba yung pinatatamaan nila? May kakilala ko diyan sa Comelec. Ayos. Uy. President Junior. Bakit? Masyado ka nung mag-cook. Ay, hindi mo ba alam na masama sa katawan mo yan? Ganun ba? Apo, ayun. Masama ang sugar sa katawan mo. Ay, sa dami ng sugar na niya, ay parang ka na rin niya. Sumihok ng isang boteng asukal. Grabe yung ako sa dito, ah. Saka, mangingi ka pa dyan. Diba, isa rin naging issue kay BBM yun yung sakit niya na parang ngiwi, no? Na talagang inano nung retired ko, Comelec ba yun na ano? Tapos sinugundahan ng mga pare. Ay, oh my goodness. Ayun si Leo Martinez pala. So ang sumulat si Jano Gibbs. Okay. Si Jano Gibbs. So 'yun. Panood naman natin, guys. And kayo, ano ba sa tingin niyo, no? Patama ba 'to kay BBM? Or talagang inano lang, ganun lang talaga 'yung sulat ni Jano Gibbs. Pero ako, no, sariling opinion ko, sariling tingin ko dito, talagang patama 'to kay Bongbong, no, kay BBM. Which is wala naman na silang magagawa kahit ano pang sirain gawin nila, no, paninira. Kasi kung talagang siya ang gusto ng maraming tao, siya ang gusto ng sambayan ng Pilipino, mananalo at mananalo siya. Depende na lang kung mangyayari ulit yung nangyari noong 2016, no, na talagang napatunayan na na may kadayaan na nangyari, no. At nilabas na rin ng sabi nating bias media yon na talaga may nangyaring dayaan at hindi nag-match yung mga signature ng mga voters na nando doon. So, wala tayong magagawa pagka ganun yung nangyari. Pero feeling ko, kung mangyari man yun, magkakaroon ng people power 3, no? Sa feeling ko, pagka ganun nadaya ulit. Pero feeling ko, hindi naman nahayaan ni Duterte, no? Ni PRRD yan. At yung mga BBM supporters dyan, continue supporting BBM. At wag nyo na lang patulan siguro yung mga kakampink, no, yung mga supporters nila yun, para alam mo yun, wala silang maiba to, no. Kumbaga, pagtanggol nyo lang si BBM, pero wag nyo nang patulan, ganoon na lang. So yun, syempre, hey guys, ano ba masabi nyo, comment down below. At kung meron kayong gustong i-react, please comment down below din at i-react natin yan. At alam nyo na kung sino ang aking pero hindi ako nakikipag-away, just giving my own opinion. And kung meron kayong sariling opinion, just comment down below, babasahin natin yan. At yun, kita kasi tayo guys sa susunod na vlog. And please do like, comment, share at mag-subscribe, no? I-ring nyo yung notification bell para kada upload natin ma-notify kayo. At yun, kita kasi tayo sa susunod na vlog. Have a good day, babush, peace, God bless.